Iboto, 27, Senator Jinggoy Estrada. Oy, Beh. Beh, ikaw nagkabit nito? Beh, ikaw nagkabit nito? Beh, sino to? Teka, bakit mo kinabit yan? Si Jinggoy yan, di ba? Naku, putang ina. Ayoko na lang magsalita. Ayoko na lang magsalita. Naku, ayoko na lang magsalita. Bakit mo iboboto? Mababash ka niyan. Power bash ka niyan, be. Birthday bash. Birthday bash. Ayoko na lang magsalita. Kakubaga, dapat malinis tayo. Wala kayong maririnig sa akin. Wala kayong maririnig sa akin. Alam mo yang si Jinggoy? Ako, putang ina. Ang ganda na ng posisyonan noon niyan sa Senado eh. Ganda na. Paganun na oh. Paganun oh. Ayun na siya. Ayun na siya. Ayun na siya. Kaso ang pota, napansin tuloy ng kalaban. Ayun na siya. Napansin eh. Nag-acting Senate President yan. Akala ko ang pota magaling lang sa acting. Nag-acting Senate President pa. Alam mo naman ako, hindi ako nakikiisyoso. Tangina, buhay nang may buhay yan eh. Papakialaman ko ba? Ano ako? Chismosa? Chisisismosa? Tangina, mamatay na ang chismosa. Duda ko dyan, be. Sabi nung mga naiigit dyan, papansin to si Jinggoy. Tangina, mas sumisikat eh. Kasuhan natin yan? Kasuhan natin! Yung matindi-tindi! Apo, tangina, anong nangyari? Alam mo naman tayo, nagfa-fact check tayo. Hindi pwedeng sabi-sabi lang, putang ina, mapapahamak tayo dyan. Nakita mo yung listahan sa Rappler? Rappler na yan, ha? Fact checker yan eh. Fact checker yan eh. Yung Rappler, fact checker yan. Yung sa mga scam, nung panahon nung dilawang president, beh, ang haba ng listahan. Ang haba! Utang ina, isang kokomban. Nakita ko ang listahan. Utang ina, be. Ang daming nasa administrasyon. Pero, tatlo lang ang kinasuhan. Kasama ang Jinggoy mo, be. Ang akin lang, kung talagang magaling ka, kung talagang magaling si Jinggoy, ano? Dapat, sumipsip siya doon. Dapat, umoo siya ng umoo. Opo. 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 Para ligtas siya. Eh, hindi eh. Matapang ang pota. Tapos ayan oh. Kapartido pa si BBM. Kapartido pa si Inday Sara. Putang ina. Puro anak ng presidente ang peg. Sure ka? Lalagay mo yung tarp na yan? Alam mo ba mga nagawa niyan? Alam mo ba ang naging silbi niyan? Tapos, sasabihin nila, anak daw ng masa? Naniniwala ka ba doon? Anak ng masa? Naniniwala ka, anak? Naniniwala ka, anak? Ah, opo, anak po niya ako. Anak po ako ni Jinggoy. Alam ko pong lalabas din ang totoo. Speaking of totoo, Ate Mosang, hindi chismis yung 600 plus na batas. Nagawa ng tatay ko yun. Lalo na para sa OFW, mga kasambahay. At kung may anak po kayo, malamang natulungan ng spes yan. Yung summer job ng mga estudyante, tatay ko rin po gumawa niyan. Tatay ko rin po gumawa niyan. Tatay ko rin po gumawa niyan. Hindi po talaga yun papansin eh. Minsan nga napapagkamalan pang suplado. Nagtatrabaho lang talaga. Nagtatrabaho lang talaga. Tsaka never naging sip-sip yun. Hindi yun magpapakontrol. Kaya iboboto yun ng tao. Kaya iboboto natin. Tama! Anak ka pala ni Jinggoy. Naku, gustong gusto ko yung tatay mo. Mahal ko yan, si Jinggoy. Yan yung sinasabi ko sa'yo kanina pa, di ba? Ang sinasabi ko sa'yo, bakit nagkakabit ka ng tarp dyan? Eh, pwede naman dun sa gate ko. Anak ka pala ni Jinggoy. Dun sa gate ko, nak. Ang luwag-luwag. Gusto mo? Ipangtakip ko pa ng dining table ko yan? Sama-sama tayong gaganon, no? Ayun na eh. Nagkaanuhan na kami yan eh. Kaway ng kaway sa akin yan. Mahal ko yan,
Si Jinggoy, yung nanay mo, si Presi, kasama ko yan sa parlor. Medyo maganda. Eh di ba nga ang mga tisay, magaganda yan dahil tisay. Paitimin mo. Anak ka pala ni Jinggoy. Yan ang totoong anak ng Masa, si Jinggoy. Yan lang ang kilala kong anak ni Erap. Yan ang anak ng Masa. Ano ba? Baka nga inaanak pa kita eh. Ano parang, ano, basta alam ko parang inaanak pa kita eh. Kasabayan ka ng anak ko sa kumpil. Liit mo pa nun. Ikaw na pala yan?